Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Bago ko po umpisahan ang ating maigsing kwento, nais ko lamang pong humingi sana sa inyo ng isang pabor na kung maaari po, sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at napakalaking tulong nito para sa channel na Tamokski TV. At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking biyaya at pagpapala. Kaya ano pa po ang hinihintay natin? Simulan na po natin ang ating kuwento. In 3, 2, 1. Nagising si Christina na may mabigat na pakiramdam. Ngayon na kasi ang araw na napagkasundo ang ipagbibili na siya ng kanyang mga magulang sa sinderong si Henry dahil sa pagkakabaon sa utang nila. Wala nang maisip ang kanilang pamilya upang makabayad sa lalaki. Kaya't napagkasundo ang gagawin muna ng kasambahay si Christina sa loob ng 10 taon sa pamamahay ng matapobring binata. Inay, itay, para po ito sa inyo. Dadalaw po ako paminsan-minsan kapag pinayagan po ako. Makakaraos din po tayo. Titibayin ko po ang aking loob. Mahal na mahal ko po kayo. Mangako po kayong aalagaan ninyo ang isa't isa, ha? Ito ang habili ni Christina matapos mag-impake ng kanyang mga gamit. Huwag kang mag-alala, anak. Kaya namin ang sarili namin. At isa pa, pangako din namin sa iyo na mag-iipon kami upang makabayad kay Henry at makuha ka na namin sa kanya. Pasensya ka na, anak, ha? Malungkot na tugon naman ni Mang Cardo, ama ni Christina. Basta ang mga biling ko sa iyo, ha, huwag mong kalilimutan. At mag-iingat ka kay Henry. Mahilig pa naman yun sa magagandang babae. Huwag mong ahayaang yurakan ng pagkatao mo. Mahirap lamang tayo, ngunit may prinsipyo pa rin tayo. Pagpapaalala pa ni Naida, ang ina ng dalaga. Inihatid na ng dalawa ang kanilang anak sa mansyon ng hasyendero. Doon inaabutan nila si Henry na nakaupo sa malawak na hardin at naghihintay sa kanila. Hawak-hawak nito ang kasunduang kanilang pepermahan. Buti naman at dumating na kayo. Maupo na kayo nang matapos na ito. Mayabang nabati ng asyendero. Kinuha na mag-asawa ang kontrata. Nakalahad doon ang lahat ng kasunduan. Sana po'y nasa mabuting kamay ang aming dalaga. Sambit na mag-asawa sa mayamang asyendero. Tumawa ng malakas ang binata sa kanilang sinabi. Ano namang gagawin ko sa anak ninyo? Kung nakakabayad lang sana kayo ng mga utang ninyo, edi sana hindi ganito, hindi ba? Mapangmataas na sabi ng binata. Nang makauwi na ang mag-asawa, agad na nilapitan ni Henry ang dalaga. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa. Napansin niya ang maganda nitong muka at ang makinis nitong kutis sa kabila ng kahirapan. Maganda ka pala, no? Pwede na. Nakangising sabi ng binata. Napakatinik nito sa mga kababaihan at lahat na may madali niyang nakukuha dahil sa taglay na yaman at karisma. Hindi naman ngumiti si Christina. Alam niyang ganito ang ugali ni Henry kaya't umiiwas siya sa mga pambobola. Nagulat na lamang ang dalaga nang bigla siyang hawakan ng binata sa baywang. Napabalikwas ang dalaga sa ginawa ni Henry. Ano ba? Hindi porket katulong ninyo ako, eh pwede nyo nang gawin sa akin yan. Sigaw ng dalaga maski siya ay nagulat sa nasabi. Ayos, ah, mailap. Yan ang gusto ko. O sige na, pumasok ka na doon at magsimula na. Sagot naman ni Henry. Nagulat siyang umalma ang dalaga sa kanyang ginawa. Alam niyang kung iba yun ay papayag na lamang na hawakan niya. Lumipas ang halos isang linggo at pansin ni Christina na halos araw-araw ay iba-ibang magagandang babae ang inuuwi ng kanyang amo. Nang isang araw ay nahuli siya ni Henry na nakatingin habang inahalikan ang isang babae sa kusina.
Anong tinitingin-tingin mo? Naiinggit ka? Gusto mo rin akong tikman? Mayabang nasabi ni Henry. Umalis naman ang tingin si Christina at nagpatuloy sa ginagawa. Nagulat siya nang biglang may yumakap sa kanya patalikod. Matapos ay naramdaman din niya ang kamay nitong umaakyat papunta sa kanyang malambot na dibdib. Gusto mo ba ito? Walang din pagkakasabi ni Henry. Nagulat ang binata nang bigla siyang itulak ng dalaga at nagsisigaw. Anong problema mo? Napakabastos mo. Anong akala mo? Porke mayaman ka? Makukuha mo na kung sinong gusto mo? Wag na wag niyo akong bababawiin kung hindi tatawag ako ng pulis. Galit na sabi ng dalaga. Ngumiti lamang naman itong si Henry. Inis na inis siya sa kanyang sarili dahil hindi siya sanay na tinatanggihan siya ng mga babae. Sabay sinabi niya, kunwari ka pa no, mahirap ka lang kaya wag kang mag-inarte. Sige, pumayag ka lang na ikama kita tapos ay ibabalik na kita sa inyo. Ano? Isang gabi lang, bayad lahat ng utang ninyo. Tumahimik ang dalaga at bigla namang napangiti si Henry. Aabotan pa kita ng 50,000. Oh, hindi ba? Good deal? Dagdag pa ng binata. Galit na sumagot ang dalaga. Sir, hindi porke mahirap lamang ako, eh wala na akong dignidad. Pinalaki ako na maayos ng aking mga magulang. Hindi katulad mo na halos nasa iyo ng lahat, pero nabubulok naman ang iyong pagkatao. Hindi ko ho tinatanggap ang alok ninyo. Matapang nasabi ng dalaga. Gulat na gulat naman itong si Henry. Muli ay tinanggihan na naman siya ng dalaga. Parang sinampal din siya ng katotohanan sa mga narinig mula sa dalaga. Nakakunot ang noo ng binata nang naisipan niyang umalis na lamang sa bahay. Isang umaga ay nagulat si Christina nang pagkagising niya ay mayroong rosas at mga chocolate sa tabi ng kanyang higaan. Agad niyang tinanong ang mga kasamahang kasambahay. Kanino ito? San galing to? Tanong niya. Nako, iniwan niya ni Sir kanina. Hindi ko nga alam kung bakit. Pinaabot sa akin. Ilagay ko raw sa tabi ng higaan mo. Nagulat pa nga ako dahil unang beses ko atang narinig sa kanya ang salitang paki at salamat. Sabi ng kanyang kasamahang kasambahay. Nagtataka naman ang dalaga. Lumabas na siya upang magtrabaho nang makita ang binata. Christina, may naong bati nito sa kanya. Bakit po? Ano pong kailangan ninyo? Tanong naman ang dalaga. Patawad sa mga nagawa at nasabi ko kahapon. Sa totoo lang ay nasaktan din ako sa mga sinabi mo. Pero naisip ko ito, totoo nga ang mga yun. Magmula nang mawala si mama at papa, wala na akong ginawa kung hindi magpasarap ng sariling buhay at magpahirap naman ang buhay ng iba. Malungkot na sabi ng binata. Gulat na gulat si Christina sa kanyang mga narinig. Sir, hindi pa naman po huli ang lahat para magbago. Nakikita ko naman pong may natitira pang kabutihan sa iyong puso. Sambit pa ng dalaga. Natuwa si Henry dahil ngayon na lamang niya narinig na may taong naniniwala pa sa kanya. Kaya't naging desidido siyang magsimula na magbago. Sinimula niya ito sa pagpapakain sa mga mahihirap na bata sa asyenda. Binilhan niya rin ito ng mga gamit sa eskwela. Sumunod na may binigyan ng dagdag sahod ang mga tauhan at magsasaka sa asyenda. At ang isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang pagbabago nito sa kanyang ugali. Mula sa pagiging masungit, matapobre at bastos na bunganga, ay naging magalang ito, mapagpakumbaba at maintindihin. Gulat na gulat ang lahat sa kanyang pagbabago. Isang araw ay naisipan ng binata na magkaroon ng salo-salo sa mansyon upang ipagdiwang ang death anniversary ng kanyang ina. Maraming mga tao ang nagpunta, pati na rin ang mga magsasaka at mga tauhan niya sa asyenda. Henry, ang laki ng pinagbago mo. Anong nangyari sa iyo? Tanong ng isang matandang magsasaka sa kanya. Nangiti lamang si Henry at biglang itinuro si Christina. Siya po ang dahilan. Nakangiting sagot ni Henry matapos sa agad niyang nilapitan ang dalaga. Christina, patawad sa lahat ng aking nagawang mali. Mula ngayon ay pinapalaya na kita. Maaari ka na makabalik sa iyong mga magulang. Sabi ng binata.
Talaga po? Maraming salamat po. Sa sobrang saya ng dalaga ay hindi niya napansin na niyakap niya pala si Henry. Umuwi na ang dalaga sa kanila. Masaya silang namuhay ng kanyang ina at ama. Nang isang araw ay may kumatok sa kanilang pintuan. Mang Cardo, Aling Naida, maaari ko bang ligawan ang anak ninyo? Tanong agad ng lalaki pagkabukas pa lamang ng pintuan ng mag-asawa. Laking gulat naman ang dalawa sa sinabi ng binata, pati na rin si Christina na nakikinig sa usapan nila. Lumapit ang dalaga at sinabing, Henry, ayos ka lang ba? Oo naman, ayos lamang ako. Napag-isip-isip kong ikaw ang babaeng ko kumpleto sa buhay ko. Kaya't kung papayag ka, ay manliligaw ako. Tanong naman ang binata. Pumayag si Christina pati na rin ang mga magulang nito. Matapos ang ilang buwan ng ligawan ay nakuha rin ng binata ang matamis na oo ng butihing babae. Matapos ang ilang taon ay kinasal ang dalawa at namuhay ng maligaya. Natutunan naman ni Henry na ang masamang ugali ay hindi magbubunga na maganda. Kaya kahit nasaan ka man makarating, ipakita mo sa buong tao na may malaking puso ka at mabuti ang iyong puso. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo pa bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokos KTV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.